Hot Bug Friday, Car Jock Gandang Kara, Papa Jackson, Gandang Kara, Papa Jackson, Car Jack. Nakakarjak na bang lahat? Good evening, Metro and Mega, Manila, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome to the show, mga pangga. Welcome sa akin kasi ako yung late. Gandang Kara, good evening sa iyo. Hello. Oh, ayan. Good evening. Hello, hello, good evening. Kumusta naman ang ano mo, buong araw mo? Mukhang pagod na ka. Pagod na pagod ako. Tatigas pa ng ulo ng mga inuutusan ko. Nako. Very ano ka ngayon na professor. Hoy, shoutout. Kakagaling ko lang po sa FBM Philippines, hosting ko ngayon, araw na ito. So pasensya na kayo, it's going to be up until the 22nd of this month. Na ako po may ganap po ng kada... Buong December. Buong December, gandang Kara. Ayan. So, pagpasensyaan nyo na kung medyo nalilate ako ng bahabahagi pag Friday. Kasi pa pwede ko naman itong i-leave, pinili ko na lang pumasok. Mm-mm. Actually, dapat wala ako yun sa area nga, dapat nga wala. Oo. Diba? Ikaw nagsabi sa akin na... Alam niyo ba, muntik na mabuwag ang cardiac kanina. Bakit? Kasi nagtatalo tayo kung i-air tayo o hindi. Ikaw kasi nagsabi, sinunod lang kita. Ito yung malapit na part. Diba? Sumunod tayo sa mga ano, desisyon ng mga nandito ngayon. May nag-PM sa akin, oh. Alam mo pangalan? Ano? Olit. Olit Ugatis. Nag-PM ano pa. Sabi? Ganun pa yung ano, ganun pa yung ano, tono. Alam ano? Mo ano sabi paano? Niya? PPJ, anak. Gumano, no? Tapos, yun yung bungad. May cardiac night ba tonight? Kasi may mga taga-abroad darating, eh. Parang masensya. Oo, ganun. So, kinimento ko yung tulog ko. Sabi ko, 11 ng umaga, alis ako ng bahay, 12 na sa office ako. Dito ko ng 12 eh. Uh-oh. 12, magkatrabaho ko hanggang mga 2:30 to 3 o'clock. Mag-gym ako para nasa Ortigas na ako na hanggang mga 4 o'clock. 4 o'clock to 5, babiyahe ako hanggang sa event ko. 6, start ng show namin doon hanggang 10. Mm-hmm. Tapos 10 hanggang 10:30, bibiyahe ako punta ng Energy FM. 10:30 ngayon, hanggang mamaya, alas 12, e-ere tayo. Tapos? Didiretso ko ng Navotas. Pagkatapos nito, para ayusin yung float natin, bukas ang tanghali, parade natin. Hanggang hapon gabi. Bukas, i-living nyo na ako talaga. Dapat matulog ka muna kasi hindi pwede yung, di ba? Sige. High blood ka pa naman. Di ba kinuwento ko sa'yo kung low blood? Low blood. Di ba kinuwento ko sa'yo kung, yung, ano, saan doon yung tulog? Singit mo nga. Yung ano, habang nasa biyahe. Eh, ako yung mag-drive. Yung tulog. Mag-grab ka na lang. Ha? Mag-grab ka na. Paano yung mga ano gamit? May sasakyan naman bukas. Paano yung mga gamit nga? Ah, padala mo sa Grab. Pusang gala. Sa likod, di ba? Tapos tulog ka sa biyahe. Oo, oh, tapos ito pinakamalapit na part. Oh. Si Nicole. Ayan. Si Nicole, late na naman. Nicole, lasang ka na. Ha? Walang sayo, Nicole. Asan ka na? Si Nicole. Ako nga, dapat kanina tanghali ako papasok kasi sabi mo nga walang cardiac night. Tapos nung sinabi mo na, oh, sige, sa gabi ka na pumasok. Bigla nag-call time ng 7 a.m. Sabi ko, ha? Hindi na ako matutulog doon. Pero, ito. So ibig sabihin, gigising ako ng 5. Ito, ito, may sabihin ako sa'yo. Sabi ko, paano kaya? So may, dapat din ako papasok. May sabihin ako sa'yo. Oh. Kagabi, sinabi ko sa'yo na maaga ang call time bukas before 8 o'clock. O, hindi ko na ano. Paano maalala? Eh, lasing kayo ni Sheena kagabi sa busing. Ba't mo kasi sinabi sa akin ng lasing ako? Kagabi, umere ako dito. Habang umere ako. Wala ka sinabi. Paglabas ko ng booth, nandun kayo. Yung mga classmates mo, naalala mo, may batch kayo. Ikaw, si Jimbo, si Sheena. Yung wine na inuwi ko galing sa event ko kagabi, inuubos ninyo? Kasi dapat... Tatlo kayong uminom. Tatlo yung bote ng wine sa mga tuwid at apat, tigi-isa kayong bote ng wine ang nainom. Sabi kasi tititikman lang kasi masarap daw yung wine na isa. Oo. Nung tinikman namin, oo. Oh, sige, isa pa, parang bitin. Wasak, hanggang alam mo, sunod-sunod. Wasak na wasak kayo. To a point, ang tawag sa akin ni Sheena ay bro. Pati si Jim, pati si alam Jim, niyo, bro. Alam niyo, sino mga dito kagabi? Si Jim. Diba, tinsabawan dito kagabi, diba, tinsabawan. Nakita niyo, diba, ang tawag sa akin ni Sheena, bro, pre, at saka John. Hahaha.
Sabi ko, hang lubit. Nahilo na nga ako ng kagabi. Sabi ko, OMG, nahilo na ako. Tapos nag-chat pa sila. Sabi ni Sheena, girl, balik ka dito. Ha? Balik ako. Hindi pa daw tapos. Pero alam mo, na nang pauwi tayo, diba, sinundan kita hanggang makarating sa inyo. Oo nga, alam mo, nagkamali ako ng tingin. Kaya doon ako lumiko sa lagpas ng likuan. Sabi ko, nahilo yung tingin ko. Sabi ko, ba't iba yung tingin kaya, ko? Kaya, pagtabag ko ngayon ng karaang gabi, sinigawan ko siya sa telepono. Para magising ka. Oo. Tumino yun. Ako talaga naman. Oh. Buti na lang, di ako nabangga. Oo. Muntik lang, muntik lang. Ay, nako. So, ayun. Hawakan mo yung kamay ko. Bakit? Hawakan mo. Oh. Gagaling ka. Wow. Nakikita mo ba yung mga datingan natin ngayon, di ba? Gardini, Rodriguez to. Di mo kaya. Oo. Oh. May nakakatawa nangyari sa'yo kanina. Ano? Eh di nag-gym ako. Kaya ka naman ako nag-gym, hindi dahil ipa-strong ako. Kasi po, if I travel from Energy FM to Ortigas, yung hosting ko kanina, ng mga 5 p.m., malilate ako. Mm-hmm. So ang ginagawa ko, dumarte ako ng maaga sa area, nag-gym na lang ako sa area. Mm-hmm. Para malapit lang ako. No? Tapos, Kara, naiwan ko yung belt. Oh. Oo, naka-Amerikana ako. So, yung gym na, ano, pinag-gym ako, yung Anytime Fitness, katabi nun, SM. Parang ano lang, pintuan sa pintuan lang. Nagpunta ko ng SM. Hawak ko yung pantalon ko, nalalaglag. Basa buhok ko. Taray. Yung mga tao nakatingin sa akin, okay lang. Para akong tumakas sa, ano, event. Parang so, ganun. Ibig sabihin, payat ka kasi maluwag eh. Oo. Payat. Ikaw na payat. Tapos, nung bumili ako ng ano kanina, ng belt, sinuot ko na kagad. Muntik pa ako lumabas ng SM nang hindi na babayaran. Suot ko na eh. Sabi ko makukulong pa ako ng Amerikano talaga. Anyways, mga pangga, tomorrow po, first time namin gagawin ito. Sana maging taon-taon kasama kami dito sa Metro Manila Film Festival, Parade of the Stars tomorrow. Mm-hmm. Ang ruta po ng parada bukas, Camanava area po tayo tomorrow, ha? Oo. Yan po ay tawag nito ay matatagpuan iikot sa ang kickoff po niya ay sa Navotas. Mm-hmm. Centennial Park, dadaan po ng C4, dadaan ng Samson Road. Kung hindi niyo wala ang Samson Road, ito po yung nagdudugtong po ng 10th Avenue papunta po ng papuntang monumento. Mm-hmm. Sa tapat po ng simbahang kulay green na marmol, palabas sa kabilang side ng Best Friends at katabi ng Meralco. Kabisado. Brainy. Yeah. So, papasok po ito ng, kasi kung C4 ito, dadaan ng C3, papasok po yan na papuntang lumang City Hall ng Caloocan, kakaan ng 10th Avenue yan. Tama yung paghinala ko, kakaliwa ng Samson Road. Yung Samson Road, Kara, paway yan, fork road yan, kanan ang lalabasan natin, yung kanang part. Didiretso yan ng papuntang monumento, papasok na MacArthur Highway, dadaan niya ng rotonda sa Bonifacio Shrine, tapos magtatapos siya sa Valenzuela People's Park. Okay? So, dadaan po dadaan ng ano, ang Energy FM float, mga panggano. Tatlo po ang sasakyan ng Energy FM na sasama po dyan. Isa pong roving truck na may billboard po ng Energy FM para mapagtugma, may malaking mga mukha tayo dyan para makita nyo, hoy! Yan pala si Jimbo! Ayun siya! Nasa pick-up! Para mapagdugma nila. Oo. Kasi nung nakaraang sumali ako sa float parade, akala talaga ako si Agamulak eh. Ah, talaga? Kaya hindi naman. Kaya pinalagay ko na yung mga mukha natin para mapagdugtong nila. Di ba nung nakaraan? Ano? Napagkama lang ka? Anjanet Abayari! Charing lang. Ayun, kasi yun. Ang luma ng reference ko eh. Kaya nga. So, batiin ko lang ha. Maraming salamat po sa Metro Manila Film Festival Committee. Thank you for making Energy FM a part of this parade, mga panggana. Nilabang ko talaga ito kandang kara. Mm-mm. Diba? Kasi unang-una, may pelikula akong sinamahan ng summer edition. Oo. Na hindi ako nakasama. Kasi nasan tayo nun? Meron tayong event eh. Hindi ko na maalala. Magkasama tayo nun. Mm-mm. Pinili kita. Wow. Nasa ano tayo nun? Nasa Pangasinan? Lakad mo yun? Hindi. Ako lang ang sumama sa'yo. Pinili mo ako. So pinili natin ang bawat isa. Pinapapunta ka na. Sabi ko, mag-shoot ka na doon, pumunta ka na. Sabi ko sa'yo. Pangasinan? Oo. Anong ginawa natin doon? Dumaliw ko sa ano nyo, bahay nyo. Hindi yata. No. Basta nasa lalaki tayo noon. No. We were somewhere in South.
Hindi. Pangasinan yun. Hindi ako magkakamali. Yun, pa-north tayo noon. Tapos sabi ko, sabi niya, paano yun? Tapos sabi ko, eh, di ikaw na lang. Pwede ka naman dun eh. Diba? Oo. Oh, ulianin na. Talaga ba? Oo. Sa'yo pang ayoko. Eh, kung ako lang. Wag na lang. Actually, noong time na yun, pataba kasi ako. Hmm? Totoo. I was chubby. So, ayoko mag-public appearance. Hmm? Hindi mo yung dahilan? Tigil mo ako. Charing lang, charing lang. Gumagawa lang. Karotero. Hindi naman yun. Natatakot ka kasi baka ano ka. Ano? Baka sakali ng mga mamis. Hindi. Dahil sa rule. Hindi, kasi hindi ang kasama ko noon, di ba si Miss Angeline tsaka si Alex. Ah, iba pala pinag-uusapan natin. Baya, kaya pala hindi mag- Iba pala yung sinasabi ko. Ano ka ba? Metro Manila Film Festival. Oo nga pala, ba't yung naisip ko? We were at South. May event tayo. Yung movie pala na ano yung sinasabi ko na hindi tinanggap. Mm-mm. Na nasa South. Hindi. Ay, nasa North tayo. Itong ano. Kimis. Mali. Oo, nasa tayo nun? Ha? South tayo eh. Oo, parang gano'n na nga. We were somewhere in South. Hindi ko na maalala eh. Oo, nandyan tayo. No? Oo. Anyways, so ito na yung pangalawa mga panggano. Gusto ko tong ano maranasan ng mga DJs natin sa Energy FM. Mm-mm. Oh, so ang mag-parade. First time ko din first to. First time Metro Manila Film Festival, no? Oo. Hindi ko nga alam, gusto kong ayain si David eh. Ha? Oo, isakay natin. Doon sa parade. Oo. Mm. Pwede. Wala naman siyang network na hawak. Exactly. Walang bawal, 'di ba? Tignan natin. Umaga. Eh, kayong, tulog na siya ngayon, hindi ko masasabihan. Kayong magnanay naman ang may problema dyan. Eh. Tignan ko. Ay, lahat kaya niya si Kaya Chico. Alam na Kaya Chico, di ba? Oo. Hindi ko lang po alam kung si Toby ay makakarating. Kasi may sakit. Ito may kwento tungkol kay Toby. Si Toby po, ang pinakapoging DJ po ng Energy FM ngayon. Dati kasi si Jimbo tumanda. Ah. Tapos pagkatapos si Jimbo, sumunod ako, tumanda din. Si Toby na ngayon. Kahapon kausap ko, sir, sabi niya, mukhang sira yata yung ano? Thermometer. Sabi ko, bakit? Ang taas ng temperature ko, sir. Patingin ako 41. Sabi ko, Toby, para ka ng baga niyan. Diba? Parang ano na yun. Oo. Dapat di na kita nakakausap noon kung 41 yan. Ang sagot niya, hehe, baka nga si Rasher eh. Naku. Baka nasawsaw niya sa mainit yung thermometer. Alam mo? Alam mo, Ara? Nalalaman ko yung mga gagawin mo para magpanggap na may lagna. Grabe ka naman. Hindi. Hindi. Sorry ah, pero hindi mo mai... Naisip niyo ba? Hindi naman. Kasi baka napasali dun sa mga ano... Ibig mo sabihin may lag lang si Toby pero may kumukulong tubig sa gilid niya. Paano nangyari yon? Nagkakape kasi siya the time. Nagkakape ka ba? So natapunan ng kape yung thermometer. Kaya biglang uminit. Tapos, so gusto mong sabihin sa akin na ang pinasa ni Toby sa akin na picture ng thermometer ay yung natapunan ng kape at alam niyang doon ang galing yung temperature? Hindi naman. So, hindi naman. So pinapalabas mo? Or wala akong sinasabi. Na pwedeng manluloko si Toby? Ay grabe ka ha. Oy, wala akong sinabi. Pero parang ganun. Hindi naman. Pero gagawin mo yun? Oh, grabe ka. Oy, grabe. Sagutin mo. Ba't ko gagawin? Kung kina grabe-grabe ka gawin mo. Bakit? Grabe ka naman. Hindi ko gagawin yun. Kaya ko naman ang voice acting, gagawin ko pa yun. Ay, pag-usapan. Alam niyo ba? Alam niyo sa ganda kara. Ganito yan. Charo. Matagal mo nang ginagawa to, hindi lang kita kino-call out. Alin? Kasi nag-i-enjoy ako. Inaabangan kung gawin mo lagi. Pagpawi pa ako mga pangga, before I, kasi ano yan, after my show, pag sakay ko ng kotse, the first thing I do, I call ikaw, I call Klong, kung hindi tulog. Sa pagtawag ko sa'yo, pauwi na ako ha. Kasi gusto ko na, kaya kita tinatawagan, di ba, para sabihin pauwi na ako. At pag natawagan na kita, manunod na ako ng balita habang nag-drive. Routine ko yan, I watch international news eh. Oh. So we will talk for 5 minutes.
Oh. Okay ka naman kausap. Masigla. Nagkakwentuhan tayo. Pero pag sinabi kong, oh sige, matulog ka na. Magmamaneho na ako kasi nanakikinig ako ang balita. Ganito. Tulog ka na. Biglang magbago yung ano, tono ni ganda ka. Oh sige, sige, sige. Ano ko na. Sabi ko, bakit biglang nagbago? Eh kasi matutulog na eh. Parang yung ini-re-enact yung pinag-uusapan namin. Kasi nga matutulog na. Oh. Hindi ka ba inaantok? Actually, inaantok. So, matagal ko na napapansin. Mga buwan na, hindi ko lang kinakol kasi it became my source of amusement. Natatawa ako eh. Finally, hindi na ako nakatiis mga 3 nights ago. Kausap po siya, nasa Makati yata ako. Sinabi ko, sige, tuloy na umaga bukas ha, kasi pupunta ako sa bangko. Sige, inaantok na. Sabi ko, ang galing mo, eh, no? Sabi ko talaga, antok na nga kasi ako noon. Antok na nga. Pero bakit automatic sa'yo? Hindi ko na alam. Naniniwala kung hindi mo sinasadya yun. Ha? Eh, kasi pag narinig yung sablatang ano, oh sige, good night, bye-bye. Oh, din, oh, nag-dialo din pwede ako. Pwede ba i-reenact ngayon? Para marinig nila yung, ano, yung sinasabi ko. Nari nag-uusap tayo, ha? Oh, sige. Okay. Oh, hello, kakasahin ko lang ng kotse. Oh. Driving na ako. Kumain ka na ba? Oh, kanina pa kumain na ako. Sige, manood na ako. Daming ang ulam eh. Oh, sige. Manood na ako ng balita ha kasi sige. May bagong balita sa ano sa Middle East eh. Okay. Tulog ka na? Oh, antok na ako. Sige, bye. Bakit ganun? Nag-automatic nga siya. Hindi ko rin alam. Kasi pag pa-goodbye na, pa-extro. So, dapat matamalay ka na din. I therefore conclude ano? Na kung sakaling tinanong kita at ang tanong ko ay galit ka ba, pwede ka palang magalit only because you were telling me about an emotion na galit ka. Ha? Huh? Pwedeng ganun. Hindi ko alam. Depende. Ang galing mo doon. Nag-automatic. Nag-automatic siya. Pero feeling ko, alam mo kaya ano, kaya hindi ko, ang tagal na napapansin, hindi ko sinasabi sa'yo. Mm-mm. Naging source of amusement ko na lang. Feeling ko, it has everything to do with you being a voice actor. Hindi naman. Yung, hindi pa nagbabasa siguro na script or whatnot, isa sa buhay mo, di ba kailangan mong... Ganun ba? Hindi ko alam. Anong, may paliwanag ka ba? Malimasan niloloko mo ako, ganun? Hindi ka tama, grabe ha. O pala, anong paliwanag? Hindi, kasi naaantok na talaga ako. Kaso dahil iba yung topic natin. Naantok, bigla, automatic. Pero naaalala ko yung, hindi naaalala ko yung antok ko. Pag nagbabay ka na, ako nga pala, naaantok na pala ako. Ganon. Kaya ako naaalala. Ito, halimbawa. Di ba? Meron tayong, kausap kita. Pinag-usap, chismis na pinag-usapan natin. Kaya lagi yung alive eh. Tapos ako, naiinip na ako na chismis pa nag-uusapan. Gusto ko na manood ng balita. Kasi malapit na ako sa Makati, hindi ko mapapanood yung kalahati ng headline. Kasi ano yan eh, kumbaga importante sa akin yan eh. International news. So ako sige na, dadaan lang ko ng Mercury Drug, bibili lang ko ng sa manood ng balita. Automatic na switch ka. Sige. Ang galing niya, sabi ko. Sabi ni Lulu, oh, because you gave her permission para matulog, kaya tulog na agad siya. Baka nga, no? Baka nga. Ang galing mo doon? Ah. Ang galing. Ganun talaga? Oo. Kaya hindi mo mahuhulaan kung anong feelings ko. Minsan gusto kong chikahin. Dahil sa boses. Kasi feeling ko malapit yung ugali niyo ni Sheena eh. Minsan gusto ko siyang tanong, chikahin at tignan kung ganyan rin siya. Nang ganun? Wala naman ako nakakakwentuhan. Ikaw lang naman. Minsan tatawag ko si Gina. Pag-ikwentuhan lang kami ng chismis. Tapos pag matutulog na, titignan ko kung mag-iship siya. Diba? Mag-iiba ng emotions. Sabi niya sa akin, Bro, tawag sa akin ng kagabi. Ang dami niyo, anong grabe kayo kagabi. Ang ingay niyo pa. Oo. Napaka-ingay niyo kagabi. Nag-ano kasi kami, nagpa-podcast. Nagpa-podcast kami. And sabi ni Tita Cora na, matulog ka na Tita Cora kasi maaga pa tayo bukas. Sabi niya, okay na yung kaysa galit ka tapos biglang kakanta. Ganyan ka pa. Hoy, Tita Cora. Diba? Alam mo, kuhang-kuhang Tita Cora yung... teka lang, bago natin ano yan, i-reenact yan. Mm. Do you really realize how animated you are as a person? Hindi. You are hindi very, ka nakapansin. You are very animated. That's the only thing we can describe you with. Very animated ka. Halimbawa,
Nako, nakaka-stress yung ano talaga, yung ano, yung banko, hindi ko nakuha yung ano, yung bank certificate ko, one day pa daw. La 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 la. So, napaka-compartmentalized ng emotion mo. Tapos na eh, kumbaga, shift na ulit sa iba. Ganoon, move on agad. Diba? Hindi ko napapansin yun, bigla ko nag-shift ng emotions. Kaya nung nirinak ni Tita Cora kanina yon. Sobra akong, oo nga no, hindi ko rin napapansin yon. Kaya nga. Dati rin sabi sa akin ni Mami, kausap kita noon. Sabi, sinabing kaaway mo. Ganun-ganun ako. Ganun-ganun pa ako. Nag-atakip pa ako ng phone. Akala mo. Tapos pagbaba ko, oh sige, bye-bye. Pagbaba ko, maya-maya. The wheel of time. Sabi niya, ha? Baliw na ito tong anak ko, kumakanta bigla. Tapos magalit. Sabi niya, ano yan? Ba't ka kumakanta ka? Sabi ko, ano ba me? Ganon. May pagkanta pagkatapos. Oh, nakakatakot ka rin minsan. Eh. Ha? Oo. Oh. Alam mo, minsan gusto ko itang itali, baka manakit ka bigla. Eh. Ayos ah. Mabilis na talaga ako mag-shift ng emotions. Yes, yes. Napaka ano mo, animated. Kasi ano, parang feeling ko, sa sobrang daming laman ng utak ko. Oo, hindi ko kayo mag-focus sa isa. So next, ganon. Taka may kailangan mag-uwi. Dami, ano? Pag nasa lugar tayo na public, tapos chismis na pinag-uusapan, hinaamoy yung boses mo. Alam mo, hindi ko na rinig yung sarili ko. Kasi feeling ko nga may problema na ako sa pandinig. Hindi rin eh. Hindi rin. Hindi. Kasi pag pinansin kita, nahihinaamot, naiintindihan naman lahat eh. Pero sanay kasi ako nun, kasi feeling ko sobrang hina ng boses ko. Alam mo, iyang-iya ako, nasan ba tayo nun? Public tayo nun eh. Saan? Kasagsagan ng intriga ng Katmel. Siyempre, pag nakita mo ako in public, hindi mo na maaasang interested ako malaman, di ba? Pero siyempre, interesado ako. Pero yung ang packaging ko, hindi papunta ron. Sang ingay mo, huy, alam mo ba, yung balita, yung nag-trending yung mga juts keme. Sabi ko, ano, inaamay yung boses mo, mag-usap tayo na maayos. Hindi ko ka naririnig. Oo. Diba? Hindi ko naririnig. Ang pinakamalapit na part, nung pagkasabi ko sa'yo nun, ang sabi mo sa akin, ay malakas ba? Nakatingin na yung mga tao, sininaan mo, sabi. Siyempre yung mga tao tumingin na alam na nila, alam na nila yung topic. Ah, cut niyo lang pinag-uusapan. Hindi ba sinasadya? Diba? Oo. Oh. Diba? So, gulong-gulo na rin ako minsan. Oo, oh, ang gulo-gulo na. Ganun talaga. Diba? But that makes you interesting and spontaneous. Oo. Diba? Interesting. Pero alam mo, ito, alam mo yung ugali mo na pag nagtanong ka, hindi rin tatanong. Hindi ko din alam. Diba? Nag-uutos ka. At paano? Gusto mo magpunta ng Green Hills? Nung una, napipikon pa ako. Pero natanggap ko na eh. Katulad na nakaraan, bibili tayo ng... Ay, nung galing tayo ng ano, ng... nag-dinner out tayo kasama ng mga mamis. Oo. Oh. Diba? Sabi mo sa akin, gusto mo kong dumaan ng Green Hills pagkatapos kasi yung lolo ko, papagawa ko yung radio niya. Sabi ko, nagtanong siya eh, no? Pero meron na siyang dapat gawin. So, tanong ba ito? O, inuutusan niya kung samahan ko siya doon. Dapat gets mo na yun. Kaya nga, naiintindihan ko na. Hindi, tinatanong ko lang kung gusto mo, pero kung ayaw mo, ako na lang mag-isa. Chariring! Di ba? Ganun lang yun. Oh. Di ba? Oo. Oh, naku, ewan ko ba? Oo. Paka-ano mo? Ewan ko. Anyways, Ay, naka mga pangga, 11:06. Huwag na kayo tumawag. Ay, naku. Na grabe. Dahil mo na nilalaglag tungkol sa akin, ha? Dami na nila alam. Hindi kita nilalaglag. Alam ng tao. Alam na nila. Oh, nagkataon lang, ang dami nilang pwedeng pansinin sa'yo. Pero hindi naman ito nating bad about this, eh. Tsaka it's actually cute. Tsaka minsan kahit sa on-air, halimbawa iba yung pinag-uusapan, iba yung sinasagot ko. Minsan, ha? Naglalakban yung utak ko. Mm-hmm. Yung ganun ako. Ginawa mo ng concert natin, eh. Ha? Ako nga natulala ako bigla. Ganun ako. Natulala akong ganun. Sabi ko, hala, OMG. Nag-zone out ka sa stage. Kaya nga. Eh, paano kasi pag may mga matagal na nagsasalita, naantok agad ako. Kaya gusto ko ako lang yung nagsasalita, walang iba. Pag may iba nagsasalita, ganyan na ako. Mawawala na ako, naantok na ako, ganun. Ewan ko ba? Yarn. Diba? Anyways, mga pangga. Ay, mga pangga, ha? Ikaw ba yung isang coffee lover?
Itry nyo naman yung MX3 Coffee Mix na iniinom ko ngayon, Nakit Francisco. Si alam mo, Sikit Francisco lang mo yung dahilan ba't nandito ngayon? Ha, bakit? Siya yung nag-abroad na darating. Ay, grabe. Ayan, sorry. Uy, hi nga pala kay Ate Cathy Claveria dyan sa ano, Italy. Hello, okay. Sa'yo dyan. Oh, sa lahat po na nandito ngayon, ha, mamaya bibigyan ko kayo ng kape. Pero kulang kami ng mug. Pabili na lang tayo ng ano, ano yun? Paper mug. Oo, oh, diba? Papainumin ko kayo ng MX3 Coffee Mix. Meron tong high source of vitamin C at calcium na may kasamang antioxidant benefits and cholesterol free. At ito ay low acid coffee na merong low calorie sweetener na tinatawag na sucralose na hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at ng blood pressure, kara, para makasiguradong tunay natural at original na MX3 ang inyong mabibili. Sigurado yung lamang na sa mga leading drugstores nationwide kayo bibili. For inquiries, you can visit the website mx3ph.com or tumawag sa hotline 0918-888-8869-3. Shoutout nga pala sa aking co-host kanina, kay Shane. Hey, Shane. Di pa kayo nakikita, no? Mm-mm. Oo. Na nasa traffic siguro ngayon yan, pauwi ng... Mm-mm. Hindi ko alam saan umuwi ang mag-asawang yan. Tsaka yung mga kasama namin kaya na si Sax Serenade at tsaka si Jonah, na-meet mo na. Tsaka mm-hmm. si Bianca, yung kasama natin, yung aming mga ambassadors kanina dyan. Hello okay. po sa lahat po ng FBM family. Oh. Alam mo, wish ko, minsan sana kumanta ka sa break time namin. Ah, talaga? Oo. Mali na naman yung sagot mo. Ah, talaga? Kung wish mo ba yun? Ano ka ba? Diba? Alam niyo ba, once upon a time, may bumati kay Gandang Karna, happy birthday. Alam mo, sagot niya? Happy birthday din. Sinabi yan siya ng happy birthday. Sagot niya, happy birthday din. Ka-birthday mo? Uy, ilaw nga pala kay, ano, kay Ray Aquinto from San Antonio, Quezon at kay Angelica from Lucena. Hello! Sabi dito na ano, ni Peter Sming. Si ano, si Tita Cora, oh, hindi matulog. Pag ito nalit, kakakot. Ay, matulog ka na. Diba? Bakit? Anong sabi niya? Okay na yung kaysa yung galit tas biglang kakanta, sabi dito. Oo nga. Pero bakit ka ganon? Hindi ko rin alam. Eh, hindi ko maintindihan. Nag-shift ako bigla. Alam mo, that's maya-maya, galit, maya-maya, okay na ako. That's a very raw evidence that you do not harbor ill emotions. Oo. Hindi ka mapagtanim. Oo, pag-galit lang. Sa akin, hindi ka mapagtanim eh. May mga notes ka nga eh. Diba? Buray mo na yun. Ha? Huh? Ha? Bala ka. Ay, naka. Shoutout po sa, ano, sa Gardini E. Rodriguez. Maraming salamat dahil dinamitan nila ako sa araw na to. Si David din dinamitan nila, di ba? Oo nga, nung ano, nung Global Awards. Alam may mo, award tayo. Oo, alam mo ba yung may-ari ng FBM? Nilapitan ako noong nakaraan sa Newport. Mm. Para sabihin lang, you know what? Every Friday, you look sleek. You got nice suits. Where do you rent them? May ari na. Sabi ko, I'm going to show you there. And I will have my commission. Charot. Gardini E. Rodriguez. Thank you po. Ang lalapit na mga suit ko, di ba? Ibang klase, di ba? Pwede pan-gym to. Hindi nyo kaya. Sabi ni ano, Lulu Banzon, I started drinking MX3 dahil sa'yo. Ibang klase. Mag-promote ang mga DJs ng Energy FM. Hindi nyo kaya. Tapos, uh-oh. Sabi, sa wakas nakatiming din po sa live, sabi ni 3D Maureen Sevilla Makayan. Hello from California. Hello po sa inyo dyan. I see trees of green, red roses too. O hello sa Magic 70 Mamiga, kay Macris, Creado, Ate Juvie Pescadera, Ludi Alcances, Doors Gab, Martes Barrera, Lorna Catillo, and Lyson. Hello. At ang team Sabaw na andito kagabi. Salamat nga pala sa mga gift nyo at sa pabigas nyo. Thank you. Oo nga, binigyan ka ng Daddy bigas. Oo. Diba? Daddy F, Faylara, Jasmine, Rovisel. Ano Daddy F? Wala na siya? Josa, Vance, Cheche, at huh? Shelby, at Raquel, oh, yeah. Patrick Santos, batayin po kay Mami Alicia Balatbat. Team Beshi, hello Mami Merly Mayo, Mami Mary Grace, Mami Rosie Lopez, Mami... Ma! Mami Lourdes Paat, Luz Biminda Squad. Pero alam mo, nagmana ako ng humor ko sa nanay ko. Ah, taga? Oo. Oh, kung nanay ko lang, bira lang kasi nakikipagkwentuhan niya. Pero pag kilala mo siya, ang lakas mang bus ka nun. Tsaka mapalabiro yun. Sa kanya ko nakuha yung ano dati, yung, di ba kinikwento ko sa ere to? Yung sisigaw siya ng ano. Pag wala kaming pera. Mm-hmm. Pasok na!
lumalamig yung baka. Pero ang ulan namin sa luyot. Ma, saan yung baka? Nakapatong sa piano. Makamataluan mo yung piano. Wala kaming piano. Wala kaming kuryente. Piano pa kaya. O, nanay ko. O, ito na. Mami Vilma Librado, Mami Elvi Hilario, Reda Huariza, Annabelle Dumandan, at Luz Piminda Squad. Ayan. Hello po. Roddy Lee, DL in Kilio. Mga maglalaro, nakasuot ng kulay dilang. Marie Cris Onza, Veron Enriquez, Irene Hardinel, ang mga makakalaban sa Team B. Mami Evelyn DiCapia, Levi Alcala, Nene Bong Vergara, Mami Menelisa Rodriguez, maglalaro, may dalang kaldero. Elisa Oreste Ojano, Mami Basi Villaflor, Daisy Lynn Antonio, Nanette Samson, and Maria Lourdes Reyes. Ang mga qualified naman maglaro next week, Martes. Gelskinos, Nikki Erispe, Luth Likudan, Wen Zapanta. Ang mga maglalaro sa under ng category ng mga galing abroad, Kit Francisco. Saan magaling si Kit? Sa Saudi? Saan? Saudi ka galing. Ginagawa na pa talaga yung daline? Ha? Wala kang alam galing ka doon? Di ba, alam, I don't know if you've heard it. Di ba? They're constructing Gandang Kara, the biggest footprint of a building ever existed in modern time. Talaga? It's called the line. Where it features no cars. Ano, isang diretso lang siya in the desert. Hindi mo alam, Kit. Wala kang maitulong eh. Ang mga kasama ni Kit Francisco, Opel Sagon, Liza May Hilo, Erlina Lapid. Ang mga maglaro under the category of menopause. Charot lang. Joke lang ha. Magaganda pala. Maria Fatima. Grabe. Maria Terry Moralejo and Jane Zikiara. Charing! Team Hope KJ, Team Boyaters underscore 18 Globals. Maligayang bati sa mga pagmumukha ninyo. Hello po. At syempre, ito. Carol and Ace. Ayan. Kia and Jason's list naman. Or Kla. Hindi rin mag-git sa sariling sa ulat, mami. Alex and Bricks, Chris and Ali Amores, Clarence at John Jet Amores. Maligayang bati po sa inyo lahat. Oh. Ayan. Watching from Singapore, si Roxanne Garcia. Hello. At shout out from Nueva Ecija, Jessica Joson. Buboy Abukatal, hello po. Cheng Beras Ayat, hello. Ang mga KJ Moms, Team Friday. Hello sa inyo lahat. Huwag nang basahin sa isa to. Charot lang, Mami Banji Rosales, Mami Olet Ogatis, Vicky Gloton, Lord Nakatilo. Naku, no. Hello po sa mga taga-Timog, tsaka malalapit. Yung net ng badminton, ayaw kasi ilabas eh. Elisa Angkabanyog, Mary Mejia, Doya Talduesa, Yoli Rigudon, Red Lips, Gasly, asan yan? Eto. Raymond Banlapas, hello. MC Padulina, Evelyn Del Castillo, Veron Enriquez, and okay ah, Melody Dairit. At nga pala yung anak ng Banji, Miss Kay Rosales, na pinagbas sa Maynila. Eva Amar, Mami Lung Maingay, Lisa Mercado, Adi Ayen Portes, Belen Salaysay, Nympha Marasigan, and Car Jack Trio. Bawal maging apat yan, ha? Mami Estela Pador, Mami Tess Ibanga, Cynthia Capulong, Kay Maruji, Jennifer Magpok, Jinky Ignacio Amor Dadwa, Haning Delacion, and She Cultillo. Little Cultillo, Christmas Cultivo. Tree. Cultpo? Ah, Cultivo. Sorry. Ito, ha? Si Tolitz, may sariling entry ngayong gabi. Ano? O yung mga nasa labas, ha? Baka may pabati po kayo. Oo nga, ang daming tao ngayon, sobrang daming tao natin ngayon. Hello sa inyo dyan, ang Karas Warriors, andito Karas Armors, andito din. Amit, i-story nga natin yung mga tao ngayon para malaman pag may nawalang gamit. Si Mami Lou. Charot lang. Mami Lou. Ayan, pabati naman. Happy birthday, LV Sadlukap. Hello to all Kajak Nations, Mami Oni, Mami Tessy, Mami Leia, Marlene, Yashilin, Angela, Russell, Mel, Era, Nelly, Amy, Freda. Mami Freda. Oo, yes, Mami Freda, hello. Irene, hello po. Si Mami Freda at saka yung mga sila ano sila Macris no kasama namin kumain sa Hong Kong. Thank you very much po no. Bumulong si Mami Freda. Pwede ba kayong ma-invite ni GK? Sabi ko saan po? Magno-noodles tayo. Hindi noodles, noodles. Magno-noodles tayo. Sabi ko saan po?
Kahit saan nyo gusto, mag-noodles tayo. Sabi ko kay Kandangkara, cancelin mo lahat ng lakad. Pagbigyan natin. So, hindi naman nasa region noodles. Alam mo bakit? Bakit? Eh, hindi nalang ako sa vegetarian restaurant. Eh. Wala sila nakain. Kaya nga, wala ko ibang nakain kundi gulay sa ano. Ako yung nasunod. Sa Hong Kong. Di ba? Shoutout daw kay Gia. Hello sa'yo. Kay Annie Ginto. Hello din. Oo. Si Mami Annie, tisong Ginto yan. Oo. Miss Bena. Hello, Miss Bena. At Mel Madera, Beth Iwayan, Mami Milagros. Uy! Uy! Hi, Mami. Kyle Madera, Lizelle Lagonsing, Tess Kasin, Brian Hernandez, Miyang, Arlene Topacio, MJ Beato, at Carjack Team Puyaters 18 Global, Carjack Team Hope, Manilisa Rodriguez, Marielo Lourdes Reyes, Citas Macabeo, Cynthia Capulong, si Brian Melody, Liza Jane, ayan, hello. At nga pala, hello kay Arnold. Mami Pearly Dolor po, hello din. Oh. Ayan. Diba? Ayan. Hello, hello. Tapos, hello kay, ano, kay, nabati na natin to. Si Sir Arnel! Eto, Kara, batiin natin to. Eto ang Daylan, etong team ni Sir Arnel, ang Daylan, kung bakit we will be joining the Metro Manila Film Festival Parade of the Stars. Dapat ganun kasosyal. Sabi mo nga, Kara. Ano? Sabi mo nga nang masosyal. Metro baka, Manila hindi, baka, Film Festival. Kasi sila, ano, para kunin kanila mag-voiceover. Oh. Metro Manila Film Festival Parade of the Stars for the 49th Metro Manila Film Festival Parade of the Stars 2023. Okay. 49th Metro Manila Film Festival Parade of the Stars 2023. Ang galing mo dun. Isa pa nga. Ha? Isa pa. Tama na. Nakikinig si Sir Arnold. Ayusin mo. Ano? Yan. 49th? Oo. The 49th Metro Manila Film Festival Parade of the Stars 2023. Ang galing mo talaga. Kaya ko rin yan. Wow. Kaya ko rin. Wait. Yeah. Ay, pusang gala. Parang... Hinahamon ka nila. Sinusukat nila ako sa buta. It's the 49th Metro Manila Film Festival Parade of the Stars 2023. Excuse 20. Me. 20. Ba't ako binabash? Wala. Maganda naman, di ba? Oo nga. Di ba? Mag-agree kayo? Yes. Pero alam mo, sila ni si Sir Arnel at kanyang-kanyang asawang si Maria Shell Balaro ay nagdidiwang na kanilang ikalabing isang pag-asanib dibdib. Wow. Happy 11th anniversary po, di ba? Mm-mm. Alam mo kung ano regalo ni Sir Arnel sa kanyang misis? Ano? Ah, pusang gala. Movie ano? Passes. Oh. Nagtipid. Yun na yun daw eh, no? Uh-oh. At least banding pa sila doon. Oo, ewan ko pa dyan. Diba? Hello pala sa ano, sa Caras Armors, Ate Judith, si Mafe, Ate Heidi, Kay, si Jovel, Jane, Sheena DC, Irish, Chloe, and Caras Warriors. Happy birthday, Teen! Si Teen, andyan. Si Brian De Jesus, papa, kamusta? Maligayang bati sa'yo. Maligayang bati sa'yo. Kara kanina, may pinakakungan ako na, na babasahin ko on air. Tawag nito. Sige. Nag-PM sa akin, humingi ng advice. Baka pwedeng payuhan natin to. Sige. Okay. Hi, sir! Sabi niya. Sabi niya, actually, hi, Sir John, ang sabi niya. Hi, Sir John. I am your silent fan, but not so long ago, maybe only a couple of years ago, I don't know where to start. I really want to call your show to ease my loneliness and heavy heart. My husband, who is a pastor for over 20 years, just passed away last September 14. And it really devastated me. He was a CKD stage 5 patient, cancer of ano to? Ano yung CKD? Ano yung ano? Ano yung CKD? Chronic kidney disease. Okay, sorry. Oh. All right. Stage 5 patient for 3 years and was scheduled to undergo kidney transplant last August 15, whom his youngest brother will be supposed to be the donor while working up and doing clearance and had been admitted to National Kidney Transplant Institute since August 8. While having his dialysis session at NKT September 13, he had his heart attack and was declared brain dead. Me and my 3 sons was really shocked because we thought he can make it. We waited for 24 hours before our eldest son removed his oxygen. So sila yung ano, nagtanggal, no?
and other life supports. I cannot bear thinking these moments again. Staying more or less with him in NKTI, hoping and praying that he will recover. Until now, my heart is breaking and I do not know how to move on. I have my pains in my heart that I want to ask advice for, but I do not know how can I call you because we don't have privacy now, living with my mother and sister with my sons. I do not want them to hear my agonies. I'm still praying that I will have a way to call you. Tapos nag-reply ako sa kanya nung baboy na may puso. Kasi binasa ko to traffic kanina. Ah, nag-gym ako. Sabi niya, thank you po. By the way, my husband's name is Jonathan. His nickname is also John. So I remember him whenever I listen to your program. And we name our three sons, first name, El John, from my last two letters of my name, Rachel, and John from my hubby. Tapos, alam mo, pinadala niya sa akin yung picture nilang family. Sir John, sabi niya, this is my three boys. I am praying that I can raise them better, a better person until they can have their own family. So, hindi ko mapakita kasi ayoko naman makita na lang. So, ito siya. May picture sila kasi nandun sa puntod ng kanyang mister na mayapa. So, sinin ko na lang kasi I think I was getting ready kanina. Sabi niya, sir, kung hindi ka labisan, I just want to ask if you can give me advice how to heal my heart and move on with our lives so I can help my sons na alam ko po nahihirapan sa pagkawala ng daddy nila. I will listen to you later sa Cardiac Night with Ma'am Cara. Give my regards to Ma'am Cara. Maraming salamat po. Honestly, speaking po, when my hubby is still alive, whenever I watch you and Ma'am Cara's vlogs, it was my happy pill and felt more love kay hubby. Pero now na may konting pain whenever I watch your vlogs kasi I realize I'm alone now at namimiss ko lalo si hubby, my one and only boyfriend, my childhood sweetheart. Aww. And my soulmate who had left me brokenhearted. Maraming salamat po, you shed sunlight to my life when you answer my message. Di ako makapaniwala that I can message you. I can boast this to my sons. Now, actually, a lot of people would message me every now and then, here and there. Sometimes I reply one-liner and whatnot. But eto ganda nga na kasi ano, very profound lang talaga nung ano to? Nung pagkakasulat niya nung ano, nung sa atin, no? Yung feeling ko, very ano, very, it's just really from the heart. No? Una na ako. Okay lang? Go lang. Naniniwala ako na there's nothing we can say to change her fortune. The pain will be the pain. Period. But maybe at the very least of our abilities, we can encourage her to look at life from a different perspective. No? Alam mo, most often, Kara, life throws a lot of things to our faces. Pag hindi pa tayo dumadaan doon, we'll tell ourselves, hindi ko kakayanin pag ako dumaan dyan. Mm-mm. But when life is happening, because life happens. Mm-mm. Diba? At pag dumadaan ka na, at napagdaanan mo na, you're going to tell yourself, kinaya ko yun. No? Kinaya ko yun. No? For someone who's been through a lot, mahirap payuhan. No? Kasi alam mo, to our letter sender, mahirap payuhan yung taong dumadaan sa mas mahirap na sitwasyon kumpara sa'yo. Kasi siya nga dumadaan na dun eh. Anong papayo mo sa kanya? Siya yung dumaan dun. But you know what? That's why very special sa akin to because I remember a time when I was looking at you. You might not know this. I was looking at you and you were going through so much. Your grandma was, ilola, you were sick. Isang lolo mo may sakit. Isang lolo mo sa Bicol, binagyo yung bahay. Si mami mo, ano, high blood, you were taking care of a brother, di ba? May katampuan ka pa sa pang family member. Ako, I took note of these events in your life. And during that time, I was telling this to our corporate team, I couldn't imagine a life going through so much things to meddle with, no? To juggle around. Mm-mm. Pero nagawa mo. Di ba? One box to tick at a time. Diba? If there's anything I can tell our letter sender is that live your life one day at a time. Diba? If it's too painful, huwag ka muna magplano na mahaba.
daanan mo muna isa-isa yung araw. Mm-mm. Until all the days that come just keeps getting better. And when the days are better, then you can plan ahead. Oh, yun ang akin. No? I do not think I can give advice to this one. Mm-mm. But I want to validate, no, your pain that when you lose someone, especially in terms of death, it's a closure. Yes. Mas masakit yung closure na kamatayan, pero mas madaling tanggapin yun. Kaysa yung iniwang ka. Kasi may mga questions dun eh. Di ba? Pwede yung masalubong sa Mega Mall yun, may kasamang iba eh. Try mo yung namatay, masalubong sa Mega Mall, natakbo. Ay! Dito ka! Charing lang, pinapatawa ko lang. Di ba? Death is a closure. It's a painful closure, but it's a closure. It is the end, di ba, of a chapter. That's death, no? You are now single. No? And that says a lot, no? I'm not saying magjowa ka, di ba? But I know you might have submitted to this willingly. But alam natin, when you are committed, you do a lot of things before ka nagka-jowa na hindi mo na ginagawa. Maybe you can go back to those activities, no? Pag may jowa ka, marami kang iiwan ng activities eh. Dati you play badminton. Dati you run. Dati you go to the gym. Dati nag-sini ka. Na pag may jowa ka, hindi mo nagagawa. Start doing those things again for yourself. Because she's gone and your life has to go on. And that's just me. Tama ka. Wala talagang tayong pwedeng i-advise pagdating sa mga ganitong bagay. Kasi yan yung mga struggles in life na lahat tayo eh someday haharapin din natin. Pero healing takes courage. And dun manggagaling yung pagpapatuloy mo sa buhay kapag may courage ka to move forward. Kahit masasaktan ka. Kahit everyday eh may pain. Kailangan eh, yun yung makakatulong sa healing eh. Kailangan matapang ka, may courage ka to move forward. And ano din, healing is connected in healing others also. So kung nag-heal ka, for sure nag-heal din yung tatlong anak mo. Kumbaga magtulungan kayong magkakapamilya. Kasi dun kayo maghuhugutan ng lakas. Kasi meron kayong common ground eh. Meron kayong common na taong minamahal together. So kayo yung maghuhugutan ng lakas sa isa't isa. Para mas, di ba, mas kayanin nyo. Yun, pwede kayong lagi mag-family outing. Pwede nyo mas kilalanin pa yung isa't isa. Kasi baka from there, mas marami pa kayong matuklasan. Uh-huh. Di ba? So do things na makakapagpasaya sa inyo. Though mahirap talaga siya sa umpisa. Dahil eto nga, syempre nasanay kayo na complete family. Tapos pag aalis kayo, may kulang na. It takes getting used to. Pero wala eh, yun yung buhay. So kailangan mo talagang tatagan yung loob mo para ipagpatuloy yung buhay. Kasi wala ka namang ibang choice. Agree. Mahirap talaga mawalan. Very, very difficult, no? Hello po sa mga nakakaranas ng ganyan. And mahalaga yun, ano, pray together as a family. Mm-hmm. Kasi yun yung magbibigay sa inyo ng strength. Diba? Good luck. If it would be of any help, tumambay ka sa booth kada Friday. Mm-hmm. Alam mo, can I be honest, no? Every Friday, maraming mamis na nasa booth. I only interpret this as one thing. There's a certain happiness you get here that you cannot get while staying at home. Hindi na kami ni Gandang Kari yun eh. You found friendships here. You found extra activities. Mm-hmm. Friday becomes outlet, and it becomes a day you look forward to. Mm-hmm. Diba, inaantay mo sana Friday na para, diba? Mm-hmm. So, come up with that kind of activity, something that gets you excited. Mm-mm. Diba? Ako ganda karo, the highlight of my day is going to the gym. Mm-mm. I don't usually work out hard. But mm-mm, there is something I do that I wait na sana, I want to do this every day. Diba? Gusto ko siyang, diba? Nag-iiyakan na tuloy sila dito. Ayun, ano na? Madadrama ito mga nandito. Bakit kaya nag-iiyakan? Ito kasi eh. Ito totoo yan. Diba? Oo. Kasi ano eh, isang beses ka lang mabubuhay eh. At saka yung oras, hindi mo naman maibabalik yan. So, tama yung something to look forward. Importante if, yun. If you think doing something fulfills a certain part of you as a person, do it. And deliberately do it. Do yourself a favor. Find your happiness and the source of it and deliberately do what makes you happy. Yes. Go on time. If
Ako mga bangga, if climbing a mountain is my happiness, I'll do it. Di ba if running in the morning at 2 a.m., kahit ako lang mag-isang tumatakbo sa Rojas Boulevard, I'd do it. If it makes me happier. Mm-hmm. Di ba? If singing on top of my lungs, kahit nasintonado akong kumakanta ng madaling araw, makes you happy. It makes me happy, I'd do it. I couldn't care less about the world. Diba? Because the world will only be happy for me if I am happy being in my own company. Alam mo, that's one thing that I learned from Sadhguru, no? Sadhguru is an Indian mystic ano, teacher that I follow. Sabi niya, you have to be able to enjoy your own company. Because if you don't, you are in bad company. Hi. Kaya yun, sa mga mommies po na nandito, hindi lang mga mommies, no? Na natagpuan niyo yung fulfillment ng week ninyo coming around dito, thank you. Diba? Oh, maraming salamat. Diba? Imagine mo, alam mo, ang daming tao sa booth ngayon. At sobrang dami, di ba? Sobrang. Oo, parang 87,000 tayo dito. Ang dami. Grabe. Hanggang labas. Ang daming tao dito sa booth ngayon, no? And, hindi lang, kumbaga, hindi na lang basta Friday ito. It becomes a sense of belonging to a lot of people. Totoo. Oo, di ba? So, thank you very much. No? Maraming salamat. Oo. Thank you, thank you, thank you, thank you. We appreciate that. And to our letter sender, deliberately chase your happiness. Mm-mm. Oh, deliberately chase your happiness. Ilang taon na siya? 38? No, it's never too late. Totoo. Di ba? It's never too late. There, meron akong kwento ni kukwento sa'yo. I heard this from the podcast of Joe Rogan. There is a man, gandang kara, who was deeply in love once upon a time. And this is a true story. Huh? He fell in love so much, so bad, it hurts. Mahal na mahal niya yung wife niya. And his wife, parang nagkaroon ng, parang mentally challenged. Killed herself. Ah. It broke the man inside. Bakit? Ba't doon nag-ano? Hindi naman sinabi. So the man started doing incredible human feat. Ibig sabihin, lumalangoy siya sa ilog na puno ng snow. You are going to die hypothermia. Inakyat niya ang Mount Everest na naka-shorts. Bakit niya ginagawa? Because sabi niya, there is no more painful than a broken heart. Kung kinaya ko to, kaya kong akyatin yung Mount Everest. Kasi mas mahirap ang maging broken hearted kaysa ginawin. So mindset, he climbed Mount Everest on boxers. Yes. Diba? Nothing can beat the pain of being a broken hearted person. So nag-manifest yung kanyang pain into physical activities. I'm not saying nakapulutan nyo ng aral ito, but alam nyo mga panggano, if it alam mo, sometimes fulfillment can come in two ways. Eh. That's a two-prong ake. But pwedeng you can find that you're, nang masaya ka o malungkot ka, as long as it fulfills you. Some people feels good and feels better crying. Mm-mm. May mga taong iniiyak. And then after nila umiyak. After noon, nakakagaan. You remember there was a time we were driving together. Mm-mm. Papunta tayo ng ABS-CBN area. Now we are going to a podcast. One of our many podcasts with Creative Den. Pag akyat ko na Skyway, you started crying. Bakit? Na yung problema sa inyo. And sabi mo sa akin, hayaan mo lang ako umiyak. And then when we got to Creative Den, you stopped. And you told me, okay na ako. Hindi ko maalala. I take note. Oh. I remember things. I don't say a lot of things, but I remember things. Mm-mm. Talaga? I take note. I think of you. Kala naman na nag-isip Hindi mo naalala to? Wala akong naaalala. You cried. Talaga? Yes. Pagsampa na yung Skyway hanggang makababa tayo ng Quezon Avenue, umiiyak ka. And you said, and you just told me, hayaan mo lang ako. Ito yung hindi mo nabilis yung bahay na gusto mo kasi kulang yung fund mo sa pag-ibig. Huh? Yes. Kaya ako umiyak? Hindi ko maalala. Yeah, so, papunta yung podcast.
Ay, hindi mo na kalalalahanin. Grabe, ang hirap kalalahanin. Oo. Eh, syempre ngayon, marami na din akong, may mas malala pa dyan ang mga problema ko, pero wala. Basta importante, natututo na lang akong dalhin. Importante, get to know your emotion. No? Get to know your emotion. You don't know what your heart can handle until it handles it already. Sanay na yung heart ko eh. Once upon a time, I had a friend. Hindi ko na rin nakakausap mo yan. And he told me, you don't know how strong you are until the only choice is to be strong. Totoo yan. Totoo yan. Diba? So yun, maraming salamat for writing to us. Yung ating letter sender. No? Yung tatlong anak mo, may dalawang magulang yan. Yung isa wala na. Ikaw na lang natitira. So you cannot afford to be weaker than you think you are. You have to be strong for them. Yun lang. Tama. Nalulungkot ako. Pengi 1-5. Wala akong 1-5 eh. Ba yan? Ayos ah. Ay nako. Baka lahat kayo umiyak na dyan. Ay nako. Anong bang date na ngayon? 15 ngayon. Bakit? 15 na pala? Oo. Sweldo day pala kanina. Oo. Kaya traffic. Mabot mo yung mga umiyak sa buta? Anong drama nyo? Ako kasi, nagpapaiyak kayo. Anong drama mo? With Jimbo and Sheena. Charot. Uy, hello nga pala kay Mami Tessie Marceliano. Hello, Mami Tessie, dyan sa Dubai. Hindi natin na-meet yan, no? Hello, Mami Tessie, kaya nga eh. Si Ate Irene, ha? Oh, maraming salamat kasi pinuntahan niya yung... Yes. Yung pinsan ko para, ano, nagpadala yung pinsan ko ng tumbler sa akin. From Strong George, thank you. Ah, talaga? Oo. Oh, salamat po sa mga patiket niya sa amin. Maraming salamat. Oh. So, kagabi, Gara... I announce, kasi ako mga pangga, it's very rare that I do something that you don't know. Lagi akong ano, di ba? In-announce ko, napupunta ako ng April sa Hong Kong. Eh, ito malupit. May mga kumausap sa akin. Sabi nila, papunta ka ng Hong Kong, isa mas sa gandang kara. Sabi ko, actually, sumama lang ako sa lakad na yun. Hindi ko nga lakad yun eh. Di ba? Pero pa pwede naman. Ha? Sumama ka na lang tapos mauna ka nang umuwi. Mauna umuwi. Hindi kung gusto nila. Bakit naman hindi? Di ba? Wala naman problema yun. Di ba? Pwede yun, pwede yun. Ha? Eh, nasa paano sa'yo? Mangyayari yun? Bakit? Wala. Eh di, lakad nyo kasi yun. Hindi ba pwede naman din ha? Mauna tayong dalawa. Tapos uwi ako mag-isa ha? Kara, 1 hour and 40 minutes lang naman yung aeroplano ng Hong Kong. So gusto nga bang umuwi ako ng Pilipinas para ihatid kita? Ang gandang vlog nun. Ganun. Tapos hatid mo ulit ako pa uwi. Ang ganda nun, di ba? Ang gastos din nun, Kara. Ano ako, jet setter sa ganung paraan? Ang galing ko. Oo. So yun, mga panggano. Hay nako. Hay nako din. alam mo, I don't want to fail these people. Can you sing 2 songs or 3 songs tonight? Mag-gitara. Dito to. Inaantay kasi lagi ito ng mga tao. Oh. Oh, inaantay mo. Tanongin mo sila. Wala naman sila sinasabi. Tingilan mo nga ako. Okay, wait ikaw lang. Ikaw lagi nagsasabi. Hindi inaantay yun. Nila, inaantay nila. No. Gusto mo malaman why I insist. Ikaw yun. No, yeah. Oh, sige ako na. You know why I insist. Oh. Saan ba nag-umpisa ang cardiac? Saan? Saan nag-umpisa ang cardiac? Sa ano... Sa... O na, dahil mo sinasabi. Sige na. Diga, idampi mo yung labi mo sa pisingi ko. Tignan mo yung guard natin, kinikilig sa gilid o. Tignan mo. Pag tayo nawala ng flower base sa labi, ha? Si nahihilo na yata yan eh. Oy, Tolitz, pag naumpog mo yung gitara si ko, kakalto ka. Alam mo yung technician namin sa Tolitz? Kanina pa yan eh. Umiinom. Si Sisa na andun sa kusina, umiinom din. Lasing na rin. Oo. Oh.
I see trees of green and red roses too. I see them bloom. Teka lang, teka lang. Baka gusto mo manigit dyan ka. Nakangating lalamunan ko. Bigla. Ano nga ba yung ano? Alam mo, may singaw ako nung kahapon pa. Meron ako apat. Gusto kong tanungin sa'yo. Sabi ko, ano nga ba yung gamot sa singaw? Decodin paint. Yun. Kanina ko pa iniisip-isip. Sabi ko, bakit may singaw ako? Dalawa sa gilid ng dila ko. Hindi mo tayo nag-kiss. Ba't ka nag-kiss? Kaya nga eh. Very impossible. Sabi ko, gusto ko nakuha to. Ayan. Ano daw? Ba't kaya nagtatawanan, ha? All my life, without a doubt, I give you all my life, now and forever till the day I died. You and I will share all those things this changing world can offer. So I sing, I'd be happy if you stay this way, spend each day with you. There was a time that I just thought that I would lose my mind. You came along and then the sun did shine. Started on my way. I do recall every moment spent was wasted time. But then I chose to lay it on the line. I want you all my life. Want you all shortcut, ah. My life. Ay, so shortcut, ah. Galing-galing naman. Ay, wow! Bago yan, ha. Napuri-puri tayo. Ha. More! Kasi ang galing mo, kaya more. May kakantayin ako para sa'yo. Sige. Oh. Ano ba? Ha? Oh, may nakikiligin po. Paborito ko itong kinakanta. Kilig na kilig si Mami. Oo, diba? Feeling ko, Kara, it sums up the emotion of the person na pinayuhan natin. Sige. Tulungan mo ako ba? Ano yan? You know the song? Pasa mo sa akin. Ah, diba? Ah, okay. Parang lungkot naman ng song. Diba? Umpisan ko, ha? Sige. Teka lang. Tono ko lang yung gitara. Wala na sa tono yung kumakanta. Yung gitara, wala pa sa tono ng pusang gala. Talaga, oo! Galingan mo kasi marami na nag-emote. Kaya nga. Ay, naku. Okay. Teka lang, ha? Piling ko sinabotahe tayo ni Tolitz eh. Iniba niya yung tono eh. Ayan. Mm-hmm. Diba? Sige, mag-practice ka muna siya ng ano. Okay. Game. Don't belong.
knees. Time can break your heart. Have you begging, please? Begging, please. Galing mo dun, ha? Thank you. Welcome. Welcome. Ah, English above! Magkakagulo na po sila. Bakit? Sana okay pa kayo dyan. Oo, oh, umadel tayo. Gusto mo umadel? Ha? Oo. May kapo na ako kaya hindi ka na mahirapan. Ano? Ikaw bala. Naku naman. Yung ano natin, kinover natin. Ano yun, ano yun? Ano nga nakalimutan? Someone like you. Hindi, hindi, hindi. Sige pa. Find someone like hindi you. Hindi yun yun eh. O, di maling ha. Ito nga. Basta, sige pa. Ano yun? Ano nga yun yung kinover namin? In-next mo pa. Ito nga, in-next ko na. Madami, in-next ko na po. Yung... When we were young. Yun. Hindi ko nga alam kung naalala ko pa ba yun. Ano nga bang... Kung magkakamali ako nito. Bahala na po kayo. Just bear with me. Kasi tagal ko nang hindi kinakanta to eh. When we were young. Guide mo ako ha. Kakapain ko lang. Restless.
Ang cover natin dyan. Oh. Panoorin nyo sa ano namin. Sa YouTube. Sa YouTube. Yes. Anyway, so. Oh, dalawang kanta na lang. Ano nga yung kinanta natin na nag-backup vocal sa Amidyo? Ano nga yun? Ay nako, yung Tagalog yun. Oh, ano nga yun? Pero, ayaw mo yun. Tinatry mong ano yun, di ba? Hindi natin mahanap yung key. Ano nga ba title nun? Ano nga yun? Tanong mo kung sa kung ako, may ano? Kung anong title nito? May ari na. Kung ako ang may ari? Bungo, ano ba? Kung ako may ari? Kung akin ang mundo? Yun ba yun? Oo, kung akin ang mundo. Eric Santos. Kung ako may-ari ng mundo. Diba? Nako. Sana sakto yung... yata ibibigay lahat ng gusto mo. Paas nga. Araw-araw. Ito yata yun. Sabi sa'yo, huwag yan eh. Huwag yan eh. Alam ko na. Ano, kasi panlalaki yung... Hindi, mali yung kapo ko. Tingnan mo. Ito yata, tinadan. Naku. Hindi, ito. Sure na ba yan? Ito yung key mo, tingnan mo. Sure. Sige, umpisahan mo. May ari na... Mas mataas. Mataas ba rin? Gusto mo. Sabi sa'yo eh. Bayan. Sige. Mm. Iba na lang? Kaya ko to eh. Hindi, okay na. Iba na lang. Kung ako eh, sige. May ari ng mundo, bibigay lahat ng... Ano ba ginangalan to? Makuha ka sa tingin. Sige, sige. Pili ka. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Nandito ang air supply sa Pilipinas ngayon. Uwe? Oo. Oh. Totoo ba? Nanood si Justin. Oo. Oh, gusto ko din yun. Maka, ano din ako eh. Maka air supply. Sino bang hindi, di ba? Oo. Oh.
Sige, mag-air supply na lang tayo dito. Okay. Kasi since last cardiac night na ako. Okay. For the year? Yes. Papaalam sa tayo sa kanila ng matagal. So, iyak lang ako. How deep is your love? Hindi ko alam kung kaya ko. Parang ikaw. Kinanta na natin to ilang beses. Nang hindi nagigitara. Nang hindi nagigitara. O, di magpiplay tayo nung. Hindi, hindi rin. Wala tayong gano'n. Ah, sige. O, kung kaya lang, sige. Sige. Ako naman ang susunod sa chemo eh. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. In the moment that you were not far from me, I wanna feel you in my arms again. When you come to me on a summer breeze, keep me warm with your love, then you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really mean to learn. Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. You know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest hour. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you, when you know down inside that I really do. And it's me you need to show.
love. I really mean to learn. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. Tayo. Oh, thank you so much. Thank you so much. Kunin niyo na yung gitara dito dahil tama na tong kantahan na to. Salamat po sa lahat ng mga nanood ngayon, sa lahat ng mga nakikinig, sa mga nasa biyahe, mga nasa bahay, at sa lahat ng mga nagpunta rito. Ayan, last December na to ng Carjack, diba? So next year, panibagong yugto na naman para sa atin. Ayan, may mga plans ka ba for next year? Mga wish? May mga, ano, I'm planning to go back to business. That's my main goal, no? Yan ang mga dapat abangan sa'yo. That's been occupying my nights every now and then. May mga plano ako that I want to be executed next year. Yes. So, sana magtagumpay. Magandang kara kasi, naiwis ko rin magnegosyo, no? Gusto namin magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta until now sa Carjack. Yung mga nandito sa Pilipinas at yung mga nasa iba't ibang dako ng bansa, di ba? Na kahit malayo kayo, ay yung support nyo, ramdam namin na parang malapit pa rin kayo sa amin. Ayun, di ba? Mamimiss namin kayo and maraming mga ganap ang dapat nyong abangan. Sana next year, andyan pa rin kayo. Sa lahat ng ano ha, lahat ng listeners, supporters, fans, yes, kung fans man kayo, who supported us itong journey ng 2023, yes, you'd given so much to us. Ang dami niyo binigay sa amin. Dinami sa isa inyo. But thank you. No? That means the world to us. No? Maraming salamat. No? Alam mo, people come and go kasi hindi naman lahat talaga magsistay, sabi nila. Pero we are thankful na they dropped by. Oo, na minahal nyo kami once in your lives, na naging parte kami ng buhay ninyo, ng system ninyo. Diba? So maraming salamat for everything and yun. Thank you to you. Saan? Yeah, you made the 2023 of my life worth spending. Yeah, I'm grateful to that. Totoo naman mga bangga, no? To those people who made my 2023 cherished, no? I was cherished. Maybe I'm assuming a lot here, but people who loved me, kung meron man nagmahal sa akin sa 2023, people who turned out to be haters of mine, then you made the entire 2023 a year, diba, that's worth remembering. Alam mo, bansin ko nga, sabi ko, nga pala, ang laki na din ang pinagbago ko. I've changed so much. Kasi, kagaya niya, pag magta-travel tayo, ito simpleng ano lang to, pero kung iisipin mo, oo nga, no, ikaw na yung ma-story, ako wala akong kahit anong update. Samantalang, I used to be like that before, yung kada ko anong ginagawa ko, alam nila. Sobrang open kasi ako pag sa mga ganun-ganun, tapos sobrang transparent ko, pag galit ako, alam nila agad. Pero ngayon, marami din ako mga natutunan na may mga bagay lang pala na dapat ilabas at may mga dapat na itago. Lalo na pagdating sa mga personal. Sumali yung mga stories ko? Hindi naman. Yung sa'yo naman, mga travel naman yun. Kumbaga, siguro mas naging mas naging open ka din. Ako naman, parang sabi ko, ba't ganun? Parang ako na yung hindi ma-update. Diba? Kung mapapansin nyo, parang sabi ko, wala yata ako in-story kahit isa. I have listened up a bit. Diba? I have listened up a bit. Oo. So parang nagkabaligtad yata tayo, tapos ikaw na yung mas madalas lumabas, ako naman yung ayaw nang lumabas. Lumalabas lang. Ako pag niyayaya kita, lag ka namang ayaw. Yun nga, sabi ko parang iba na din. So, alam mo, as time goes by, people change pa rin talaga. No? Nangyayari talaga yun. Kung minsan lang matagal, minsan kung kailan may mga madi-discover ka. So, i-continue natin i-discover ang mga sarili natin. Pero, ayun nga, hopefully, sana, lalo na sa mga supporters din natin, sana next year, love nyo pa din kami. Ano man ang mangyari, diba? What did you realize this year? Huh? What did you realize the most? I realize, ano ba mga realizations ko? Hirap pa. Iniisip-isip ko kasi. Ako muna. Sige, ikaw muna.
I realized that there's so much to be said in silence. Ah. I realized that now. Kasi ako, I would have said a lot of things to a lot of topics or issues that I dealt with, but I kept, di ba, my grounds and my silence. And that's a powerful thing to do. Di ba? When you only allow yourself to bother yourself. And you do not allow other people to bother you. And that's very powerful. That's very telling. Mm-mm. No? Oo. Di ba? Yes. Oo. Teka lang, wala yung signal natin. Naku, naputol ba yung live natin? Oo. Or andito pa rin? Live pa rin tayo? Tapos, ano pa ba yung mga na-realize ko this year? I cannot say that I have changed a lot, but I can say I matured a lot this year. Mm. Diba? I am more in control of my emotion. I'm the happiest guy ever in my entire existence. Kumbaga, this is the happiest version of myself. I cherish everything that I have. I do not lose sleep on the things I don't have. Kasi alam mo, over the years I have lost a lot of what I worked hard for. Ang dami nawala sa akin. No? Ang dami nawala sa akin. Pero I looked at the things that's left, no? And I cherish people. I have always cherished people. And I have been vocal since mag-cherish ko ng mga tao. I have been more vocal. And that's really telling. Mm-hmm. That's what I realized 2023. 2023 has been a good and a bad year for me. I almost died this year. Muntik na ako mamatay twice this year. Mm-mm. Diba? Nagka-dengue ako. Hindi ko lang pinansin, but almost killed me. Diba? And bumagsak yung stage kung saan ako nakatayo. Nakatayo, diba? Sa Intramuros, and it missed my head just a couple of inch. I would have cracked my skull. Diba? Nabuhay ako. Ano kaya yung gagawin mo pag namatay ako noong araw na yun? Hmm. No. Ako, mas gusto ko na sabihin mo sa akin yung mga bagay na sabihin mo kaysa pag wala na. Ah! Anong ba alam ko pag sinabi mo yun sa kabaong ko kung sakala namatay ako bukas? Marinig ko ba yun? Ano po yun? Anong gagawin mo kung sakali? What would you do? Oh? What would you have done? Susundin kayo mga bilin mo sa akin. Oh, yeah. Meron kami mga bilin po siya. Meron ka rin bilin sa akin. Oo. May mga bilin po kami. Because you don't know what life, di ba? What life's going to bring you. Kasi hindi mo talaga masasabi, Yes, oo. Oh. Bigla, di ba? Ganun. Di ba? So, yun. Kahapon, I was having a conversation with my brother. Mm. Basta he was mad at something. Mm. He was mad over something. And I replied, siguro nakita ko nag-mature na rin yung usapan na yung magkakapatid. And I told my brother, always remember, it pays good to always have your heart in the right place. Mm-hmm. Diba? Pwede kang magalit, normal magalit, mainis, diba? But sa kaduluduluan ng araw, have your heart in the right place. Ikaw, what did you realize for 2023? Ang haba na sinabi ko, baka wala kang sasabihin. Kaya nga, haba kasi sinasabi mo. And I thank you na lang ako. Hindi, siguro maturity din ang ano ko. Mga realization ko about maturity, yung may mga bagay na minsan gusto mo na magsalita para ipagtanggol yung sarili mo, pero mas okay pala na yun nga yung sinabi mong in silence, kasi one day mabivindicate ka sa lahat. You went through that this year. Yes. Hindi na para sabihin natin sa kanila. Oo. Mabivindicate ka sa lahat. That was so, very powerful, ha? What you want. Pero so sa mga, halimbawa, may pinagdadaan ng ganyan. Halimbawa, feeling nyo, parang ganun, bakit, parang talo ko sa sitwasyong to, hindi to pwede, ha? Kailangan ipaglaban ko yung sarili ko. Alam nyo, minsan, kahit di nyo ipaglaban, darating ang time na lalabas at lalabas yung totoo, the truth will prevail, o kaya naman, kumbaga, may igaganti ang pagkakataon para iangat ka. Para sabihin na, ikaw pala talaga yung tama, ikaw pala talaga yung totoo, yung mga ganun. So, natutunan ko na maghintay na lang ng panahon. At saka, natutunan ko din na huwag nang pumatol sa mga sasabihin ng ibang tao. Tapos I realize, siguro yung, di ba, kasi minsan piniplease natin yung ibang tao. Kung ano yung iisipin nila sa atin, kung ano yung sasabihin nila. Na sometimes naisip natin, paano yung feelings ko? Ganyan. So, I listen to myself na. And I plan to listen to myself in the next years of my life.
kumbaga, kung ano yung nararamdaman ko at yung gusto kong gawin, gagawin ko. Hindi dahil sa, ano, kumbaga, para lang i-please ang ibang tao or may takot na baka ganito yung sabihin nila, baka ganyan. Dapat walang ganun. You must live your life na honest ka rin sa sarili mo. So, ayun. Ganun. Never, never. Oh, do not always take things personal. Oo. Bawa, may isang kaibigan ka, nasigawang ka. Baka bad trip lang siya nung araw na yun. Mm-mm. Baka it has nothing to do with you. Diba? Pwede. Na ba, naglalakad ka, nasungitan ka ng isang tao. Baka it's not, has nothing to do with you. Diba? So, not everything is personal. May mga bagay na... Oo, oh, tsaka parang ako, ayoko nang dibdibin yung mga bagay. Parang halimbawa, pag may nasabi sa yung ano, parang okay na, ganun din naman eh. Ano naman? Diba? Parang, ba't ko, ano yung sasabihin nila? Hindi naman sila part ng, ano ko, circle ko, ng buhay ko. Hindi naman sila magpapatakbo. Parang gano'n na ako ngayon. Mm-hmm. Parang, sige, gagawin ko na lang kung ano yung nararapat for me. Good. Gano'n. Diba? Sa lahat mo na na-inspire namin, diba? Thank you. As Carjack, as Energy FM, the entire family, me as a person, as my own person behind being a Papa Jackson, marami pong salamat. Thank you all very much. No? And, yun, no, mga panggana. Next year will be a brighter year for all of us. Hopefully, no? Hopefully. No? Sana next year is more like of, you know, a walk in the park, no, compared to this year. Dahil kasi niya this year, eh, no? Oo. And genuinely, Kara, in the bigger picture, sana matigil na lahat ng war sa mundo. Yes, yun mas nakakalungkot. Sana. Mm-mm. Sana. At, alam mo, every morning it breaks my heart to watch the news. What's happening somewhere around the world. Totoo. Breaks my heart, no? Kasi kagabi may napanood ako, a baby who lost a leg. A baby, ha? Diba? So, ipag-pray po natin yung mga nagugutom, yung mga nagsastruggle. Pag-pray natin sila. Kasi hindi naman magiging kabawasan sa atin yun. It will just take a few minutes para mag-pray tayo. Para, kung hindi para sa sarili natin, para sa ibang tao. Diba? Malaking tulong na yun. Iyon. Yun lang, life is short. Again, do what makes you happy. Yeah. And anyways, maraming salamat. Sa lahat po na nandito ngayon, ang tagal nung ano namin, yung adlib namin, hindi nyo pa nakita yung mga tao sa booth. Iba yun ang usapan natin. Pag eto na yung eksena, tolit! Lasing ka na naman! Di ba usapan? Pag gumaganto na kami, pinapakita nyo na yung mga tao sa booth. Ah, pusang gala. Wala pa rin. Wala na. Oo. Tayo ba sa Energy FM? May story ba tayo yung gano'ng karaming tao ngayon? Wala? Amit! Yes. Mm-mm. Ayan. Ayan. Ito po yung mga tao sa booth ngayon. Diba? Sige po. Paki, ano po. Tingnan po mga may tinga kayo ha. Makuha na kayo ng camera. Anyways, mga panggano. So, diretso na ako ng ano ngayon. Na votas. Uy, matulog ka muna kahit saglit. Baka kasi tumuloy. Hindi yan. Ano ko ba? Mag-alarm ka na lang. Kaysa naman bukas ka mahilo, dadaling ka pa namin sa ospital. Ah, so ayaw. Ka nahilo. So nakakahiya pala siya pag dinala mo sa ospital. Hindi. Kasi parang yun ang datingan eh. 'Di ba? Kasi madadaling ka pa sa ospital, eh, magpahinga ka na lang. Kasi parang yun ang dating ng pagkakasabi mo eh. Hindi naman. Ganun kasa, ba 'yun? Kasi pumunta ka ng ospital, 'di ba magpahinga ka. Tigis ng ulo mo kasi. 'Di ba? Nagpa-palpitate na, nagji-gym pa. Sige. Tuloy mo 'yan. At least. Anong at least? Nagpapaka-healthy. Healthy ba yun? Kesa yung iba dyan, maambunan lang ng dalawang hakbang, inuubo na kagad. Excuse me. Excuse me oo ulit. Oo na, sige. Ikaw pa, yung may ganang payuhan ako tungkol sa health. Ako yung oh, malakas ang pangangatawan. Thank you. Aba naman. Oo. Oh. Okay, fine. Hello kay Potrax, kay Matey Haddock. Hello. Video. Yung mga hindi mo nabate. Next year na ulit. Sorry po.
Ikaw, anong plano mo ngayon? Ngayong, baka gusto mo i-share, di ba ba? Dapat. Family vacation. Bakit may mga secret pa ganyan? Hindi ko lang i-gets. Bakit? Wala lang. Alis kami ng family. Saan punta? Punta kami ng Japan. Talaga? Yes. So, see you dyan. See you sa mga makikita ko dyan. See you, John, daw. Ayun. Ito, try kong ano, dumaan ng Japan. Wow, dumaan. Hindi ko alam eh. Para kabilang kanto lang. Kasi mga panggana, pag holiday kasi, no one drives other than me. Mm-hmm. Nanay ko wants to go places, ganyan. But I wanna go there. Maybe a couple of days, no? Wow. Japan. Diba? Para masabi ko yung paboritong line ko sa Japanese na, Pero okay lang kasi family, ano naman yun, diba? Siyempre, may celebration din kayo. But I want to go. Oh! Go, go, go. Bahala na. Diba? Wow. Bahala na. Diba? Kasi, you remember, I was supposed to go to India din. Hindi ko na ituloy. Dami kong ano, adlib. Tsaka na nga, okay na nga tayo. Thank you so much. Ay, nako. You're not a big fan of Christmas, Gandang Kara. But, iiwanan ko sila ng Christmas song, ha? Go. Kanta to ni John Lennon about Christmas. It's called Happy Christmas, War is Over. And so this is Christmas. And what have you done? Another year over. Sige, push mo. Naubo ka na, tapos hindi ka pa matutulog. Thank you. A new one just begun. Alam, hindi mo alam to? Alam ko naman, naririnig ko. Merry, Merry Christmas. Anyways, one entire set of Christmas songs. Para sa ano? Ano ba yung kanta ni Mariah ulit? Ano nga yun? Maraya ka, anak ng busa, talaga itong mga bisita. Pasko na namang muli daw. Maraya Carey! Pasko na namang muli. Ang hirap nyo din kausap minsan. Magugulo kayo. Oh. Mga bangga, in Metro Manila, ako po ang inyong lingkod, Papa Jackson. Ang DJ na hindi gwapo. Hindi ba? Hindi naman. Diba? Ewan ko sa'yo. Hindi na naman pangit. Sakto lang tayo. Maawa na lang kayo sa akin. Papa Jackson po. At ako naman po si Gandang Kara, ang nag-iisang chicks ng radyo. Buti ka pa, maganda ka. Wow. Thank you for the 2023 year. Maraming pong salamat, mga bangga. Thank you. Mga bangga, in Metro Manila, we are number 106.7 in the Philippines. Kami po ang Energy FM. Bangga! Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. So this is Christmas.